Kumusta mga ka-Zitchen? Ito na ang part 2 ng pelikulang Iron Man 2 na isinalin natin sa Tagalog. Kung bago ka pa lang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe, i-share ang video para matulungan ang channel natin, at pindutin na rin ang notification bell button para updated ka sa mga susunod na video. Mag-enjoy sa recap natin, kaya sit back and relax. Balik ang eksena sa bahay ni Tony kung saan binigay ni Fury ang isang case na mula kay Howard Stark at nakilala ni Tony si Agent Coulson ng SHIELD para bantayan siya. Sa eksena, sa Air Force Base kung saan may presentation si Justin Hammer, para lagyan ng weapons ang Silver Iron Man suit na dala ni Colonel Rhodes, at pinakita nito ang dala niyang Claridge High-Tech Semi-Automatic 9mm Pistol, M24 Shotgun with 5-Round Magazine, FN2000 from Belgium, Milkor 40mm Grenade Launcher, M1 347.63 Minigun at isang maliit na mini cannon na tinatawag niyang ex-wife. Sa huli, ang lahat ng ito ay pinili ni Colonel Rhodes. Sa bahay ni Tony, binuksan niya ang binigay sa kanya ni Nick Fury na case, nakalagay ang mga gamit na galing sa kanyang ama kabilang narito ang isang video, kung saan sinabi ng kanyang ama sa kanya ay siya mismo ang greatest creation ng kanyang ama. Umalis si Tony sakay ng kanyang Audi R8, at dumaan siya sa nagtitinda ng strawberry para ibigay kay Pepper. Pagdating niya sa opisina ni Pepper, pagkatapos ng kanilang hindi pagkakaunawaan sa kumpanya, umalis si Pepper at naiwan si Tony. Nakita niya ang isang 1974 design model ng Stark Expo ng kanyang ama at inuwi niya ito, para ipaskan kay Jarvis ang disenyo nito, kung saan sinabi ni Jarvis na ang element na magagawa nito ay alternatibong pamalit sa palladium. Gumawa si Tony ng isang radical na pagbabago sa kanyang lab at gagawa ng isang maliit na particle accelerator, sa tulong ng kanyang AI na si Jarvis. Sinisynthesize ni Tony ang bagong elementong ito, nalilikha ng bagong triangular chest arc reactor na pwedeng pamalit sa palladium at maiwasan na ang pagkalason dito, at mas malakas kaysa sa mga naunang bersyon ng arc reactor. Bago matapos ni Tony ang particle acceleration, dumating si Agent Coulson sa lab at nagpaalam ito. Itinalaga siya ni Director Fury sa New Mexico, para imbestigahan ang nangyayari doon. Hinihanda na ni Tony ang pagbuo ng prismatic accelerator at sinimulan ang pagpag-accelerate ng coil para makagawa ng bagong element at ilagay ito sa bagong arc reactor. Samantala sa factory ni Hammer, kausap ni Vanko si Justin Hammer sa telepono kung saan kasama ni Justin si Senator Stern, at naitanong ni Justin kay Vanko ang tungkol sa ginawang drones nito, at sinabi ni Vanko na gagawa siya ng pagtatanghal sa mga drones at hindi ito magustuhan ni Justin, kaya pumunta siya sa factory upang kumprontahin si Vanko. Hindi nasisiyahan si Justin sa ginawa ni Vanko, kaya ikinulong niya ito sa isang maliit na silid na may dalawang gwardya at pupunta siya sa Stark Expo para sa demonstration ng mga drones. Samantala sa Malibu, may tumatawag kay Tony sa telepono, akala niya si Agent Coulson ito, subalit nalaman niya na si Vanko ang tumatawag, kaya pinatrace niya kay Jarvis kung saan nanggagaling ang tawag, ngunit naputol ang tawag. Nakita niya sa screen na may demonstration si Justin Hammer sa Stark Expo, kaya naisipan niyang pumunta gamit ang kanyang bagong triangular arc reactor. Sa Stark Expo, inihayag ni Justin Hammer ang kanyang mga bagong drones ng militar, na pinamumunuan ni Rhodes suot ang isang advanced version ng nakumpiskang Mark II armor ni Tony, gamit ang weapon na galing sa Hammer Industries. Dumating si Tony sa stage gamit ang Mark VI armor, para sabihin kay Rhodes na nanganganib ang mga tao, at kailangan niyang magtiwala sa loob ng 5 minuto, at sinabi niya kay Rhodey ang tungkol kay Vanko. Nagulat ito nang nalaman niya na si Vanko ay buhay pa at nagtatrabaho kay Justin Hammer. Habang tinatanong ni Tony si Justin kung nasaan si Vanko, bigla na lang nag-activate ang sandata ng suit ni Rhodey at mga drones at naka-target lock ito kay Tony, kaya lumipad siya at sinundan siya ng suit ni Rhodey kasama ang mga drones. Pumunta si Justin sa control room at sa hindi inaasahan, lahat ng linya sa telepono at computer ay nahack. Dumating si Pepper at Natasha para kumprontahin si Justin. Maya-maya biglang binikwasan ni Natasha si Justin para tanungin kung sino ang nasa likod ng pag-atake. Nasabi nga nito na si Vanko may kagagawan sa nangyayari. Natuklasan nila na nareprogram ni Vanko ang mga drones, na nagbibigay sa kanya ng kontrol dito, siya rin ang may kontrol sa bagong suit ni Rhodes. Nagsimulang manggulo ang mga natirang drones sa mga tao, umalis si na Happy Hogan at Natasha Romanoff papunta sa pasilidad ni Hammer, para pigilan si Vanko. Sa isang eksena, nailigtas ni Tony ang isang bata na may suot na Iron Man mask, at nagpatuloy sa paglipad. Habang papunta si na Happy at Natasha sakay ng sasakyan, nagbihis si Natasha sa anyong Agent Romanoff, patuloy na hinahabol ng mga drones at suit ni Rhodey si Tony. Dumaan sila sa parking area ng mga sasakyan, patuloy din na dinideploy ni Vanko ang mga drones.
balik ang eksena sa Hammer Industries. Sa pagdating nila Natasha at Happy sa pasilidad ni Hammer, nilalabanan nila ang mga security guard nito. Natutuwa si Happy nang naitumba na niya ang isa sa mga ito, ngunit bahagyang nagulat nang makita niyang naalis ni Natasha Romanoff ang hindi bababa sa kalahating dosena sa maikling panahon ang naitumba nito. Sa silid kung saan doon nakokontrol ni Vanko ang drones, umalis si Vanko gamit ang isang bagong armored suit, isang updated na bersyon ng harness na ginamit niya noong inatake niya si Tony sa Monaco. Balik ang eksena kay Tony, sinubukan niyang papuntahin sa isang globo ang pack ng mga drones sa tulong ng kalkulasyon ni Jarvis, nagawa niyang mapasabog ang ibang drones sa pamamagitan ng paglito nito para bumangga sa globo. Balik ang eksena sa pasilidad ni Hammer, kung saan nakapasok na si Natasha sa silid at wala na doon si Vanko. Nakarating sina Tony at Rhodey sa isang garden kung saan patuloy na inatake ng suit ni Rhodey si Tony. Sinubukang i-reboot ni Natasha ang suit ni Rhodey at namareboot niya ito at muling bumalik ang suit ni Rhodey sa kontrol nito. Nag-usap ang dalawa kung paano ang gagawin, sa anumang oras darating ang kalaban, at maya-maya dumating na nga ang mga drones at pinalibutan sila ng mga ito, kaya nagsimula na ang kanilang labanan. Nagtulungan ang dalawa sa pakikipaglaban. Sinabi ni Tony kay Rhodey na dumi pa at nilabas ni Tony ang laser beam para maubos ang kalaban. Samantala sa Stark Expo, pinaaresto ni Pepper si Justin Hammer dahil sa pagkakanlong sa takas na si Vanko. Balik ang eksena kay Natasha kung saan sinabi niya kay Tony na may paparating na isa pang drone at malakas ito kaysa naunang mga drones. Maya-maya dumating ang drone at ito pala si Vanko, na nakasuot ng upgraded na version ng armored suit na may plasma energy sa mga kamay nito. Inilabas ni Rhodey ang armas na galing sa Hammer Industries na ex-wife, at hindi man lang nagalusan si Vanko, sinimulan silang atakehin ni Vanko. Pagkatapos ng isang nakakapagod na labanan, nagkaroon ng ideya si Tony para gumamit ng trick mula sa kanilang naunang labanan sa birthday party ni Tony, na magpapalabas sila ng energy repulsors upang magsalubong ito sa gitna at lumikha ng parehong pagsabog para matalo si Vanko. At nang matalo si Vanko, ina-activate nito ang self-destruction sa kanyang suit at sa mga drones nito, habang nagsisimula silang sumabog. Nagmadali si Tony upang iligtas si Pepper na nasa Stark Expo, na iligtas niya ito sa huling sandali. Pagkatapos, dinala niya ito sa ibabaw ng gusali. Sinabi ni Tony kay Pepper ang katotohanan tungkol sa kanyang puso, at sa wakas ay binigyan niya ito ng halik, kung saan nakita nilang pareho si Rhodey na nakaupo ilang metro ang layo sa kanila. Sinabihan ni Tony si Rhodey na umalis, ngunit sinabi ni Rhodey na nauna siya at umalis si Rhodey dala ang suit. Sa isang debriefing, ipinakita ni Fury kay Tony ang assessment ni Natasha Romanoff sa kanya, ay hindi siya recommended sa Avengers Initiative, sa halip gusto ni Fury si Tony bilang isang consultant. Sumasang-ayon si Tony sa kondisyon, personal na iharap ni Senator Stern sa kanya at kay Colonel Rhodes ang kanilang mga medalya para sa katapangan. Gayunpaman, halatang hindi natutuwa si Senator Stern nang ibigay niya kay Tony ang kanyang medalya. Sa isang post-credit scene, nakita na ni Agent Coulson sa isang remote impact crater sa desyerto ng New Mexico, ipinaalam niya kay Fury sa telepono na nahanap na niya ito, kung saan ang Mjolnir na hammer ni Thor ang nandoon. Maraming salamat sa panonood, kung nagustuhan nyo ang video, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel, i-share at pindutin na rin ang notification bell button para updated ka sa mga susunod na video. Marami pa tayong Marvel recap, kaya see you in the next video mga kazetsyen!